Magandang araw sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng nakikinig po. Hello to all our viewers from here and around the world. Napakaganda na ating talentayman ngayong hapon ito. Isang mainit na pagbati po sa inyong lahat. Well, friends. Welcome to the Bridges Show. I'm very happy to be here. And I think it should be a really interesting and fun topic. What are the things you want to learn? So I want to take it from there and then I listen to them. Meron sila mga mitiin upang maging makabuluhan pa ang pagiging Katoliko. Lalong-lalo na sa susunod na henerasyon. Sa akin po, sa mga kabataan, ano, use competence, no, as a basis. In real life, hindi naman talaga tayo tumitigil sa buhay. Kailangan talaga, tuloy lang ang buhay kahit anong challenges natin. Palawan, Cebu, Baguio City, Atty. Dwight, pati La Union. So we are saying that revenge travel is real. Mas kailangan natin na i-share ang hiwaga ng sinu sa mga tao. Food and health should go hand in hand. So yan ang gusto namin paratingin sa gobyerno. If you will just devote your life to change, hindi ka yayaman sa pera, pero yayaman ka sa tao. Siyempre, ang pinakamaganda po naman sa ating universidad ay yung talagang natuturuan po tayo kung paano maging mabuting tao. Happy anniversary to Bridges! Here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. In today's modern era, a world without plastics seems unimaginable. It is one of the most important chemically engineered inventions, providing a versatile and lightweight material with remarkable range of applications. But the waste pollution brought about by this long-lasting material has now become an escalating global problem. In this week's episode of Bridges, let us learn about the benefits and challenges in plastic waste reduction and the need for an urgent personal, local, national, and global response. We have a very special guest who will enlighten us about this great concern. So stay with us until the end of the show so that together we can reflect on our situation. I am Dr. Evelyn Sonko, and I am happy to be with you this afternoon at Bridges, of course. I am an alumna of the College of Education, and I am a teacher. So magandang araw po sa inyong lahat. And with me today, with this show, nakasuki po namin ito, ay si Mr. Gene Kenneth Ilagan. He is an alumnus of the UST College of Science. Welcome again, Gene. Of course, good afternoon, Ma'am Evelyn. Ayan, of course, suking-suking ako. And hindi ako magsasawa na mag-bridges, no? And syempre, binati na kita, Ma'am Evelyn. Isang pleasant afternoon. And syempre, kinatin batiin din yung ating mga guests na viewers din natin from all over the world. Ayan, so good morning. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. And syempre, sa mga first time, no, na mag-a-attend. Bridges is a University of Santo Tomas Alumni Association virtual talk that showcases and provides notable Thomasian alumni an opportunity to share their expertise and experiences on various topics for lifelong learning. And of course, no, this program is brought to you by the UST Alumni Association Incorporated. And alam mo, Ma'am Evelyn, that we are on our 139th episode. Tama ka. And first episode for 2024. Kaya Happy New Year, Ma'am Evelyn. Totoo yan, Happy New Year. Nako, just pa, tayo yung pambungad na dalawa. Yes, of first course. First show of the year. Yeah, so ibig sabihin, ano to, until end of year tayo na. Oh my God! Until end of year tayo na mag-host nito, no? Ikaw, bridges na bridges. Ganito. Yes. Kaya nga sa mga audience natin this afternoon, this morning, and this evening, don't forget to like and share and subscribe doon sa ating UST Thomasian Alumni Community YouTube channel. And of course, no, don't forget to follow and like our Facebook page.
Kaya maraming salamat sa pagsuporta ng ating programa. And ayun nga, no, Ma'am Evelyn, nasabi mo that yung ating topic ngayon is all about plastic. Ay nako, Sir Jean. Oo, totoo yan. Kasi ramdam mo ba, Sir Jean, ha? Sa ramdam mo ba yung sobrang init, sobrang lamig, di ba? Talagang mabago na yung ating kapaligiran. Kaya nga, this month of January, talagang ito ay naka-focus sa environment and impact of climate change in our lives. Totoo naman sa buhay talaga natin, no, Sir Jean? Tama ba? It's about time, no? It's about time na we learn something from the environment. Kasi, ano, akala natin, normal na nangyayari siya. Pero if we will do our research, no, yung mga climate change na to, hindi pala siya something that's out of the usual. So it happens dahil may nangyayari. And correct. Guess what? Contributor pala tayo doon. Yun nga yung gusto kong sabihin talaga, no? Sa show na to, siguro maganda, ma-emphasize natin yan. Di ba, Sir Jean? Yes, naku, correct. That's true. Kaya nga, Ma'am Evelyn, no, wag natin patagalin pa. You mentioned we have invited someone to handle this for us. Siguro best if you can introduce our speaker for today. Ay, oo. Napakagaling po niya. At siya po ay si Commissioner Ross S. Jocson, PhD, MNSA, and Chemical Engineer. He's a graduate and a licensed Chemical Engineer from the University of Santo Tomas. He completed, ito talaga ha, Sir Jean, tignan mo. He completed the Sun Tzu Art of War Business Warfare at the Asian Institute of Management. And he holds a master's degree in National Security Administration from the National Defense College of the Philippines, class 2014 siya. Tignan mo yung pinagsama-sama mo talaga, no, Sir Jean, no? Engineer, pagkatapos meron siyang idea ng Sun Tzu Art War Business Warfare. Alam mo, gusto ko itong basahin, ha? Meron akong former student, binigyan niya ako ng librong ito. Ayan, hihiramin ko yan. Oh yes, he was then commissioned, no, as Lieutenant Colonel of the Armed Forces of the Philippines. Commissioner Jocson is a commissioner, of course, of the National Solid Waste Management Commission under the Office of the President. And he represents the manufacturing and packaging industry. And concurrently, he is president of the Asian Packaging Federation. Alam mo, Sir Gina, mga kaibigan, he has received numerous awards and recognitions such as Bronze Cross Medal for Risk of Life and was also awarded thrice as Hero of the Year by Gawad Filipino. One in 2020, second in 2022, and third in 2023. He was also awarded three honoris causa, Sir Jean. Honoris causa doctorate degrees by different educational institutions. So friends, Sir Jean, let us welcome to Bridges Dr. Joseph Jocson, Commissioner. Magandang hapon po, Dr. Jocson, Commissioner Jocson. Dr. Evelyn, Sir Jean, magandang hapon. And, sir, magandang hapon. Thank you for inviting me here. It's like coming home, you know, coming home to my beloved alma mater, no, UST. Mamata. I was just there, I think, early December, Christmas party ng Chemical Engineering. Wow. And I was happy to be there. So, my former Dean Abed Laurito, and professors and friends. So, I, you know, this is a welcome thing, no, to be part of this Bridges by the UST alumni. Ah. Yeah. Talaga naman, ha? Commissioner, natutuwa kami you found time to be with us this afternoon, no? At napakadami nating pag-uusapan ngayon. At tuwan-tuwa kami because a Thomasian like you is very active, no? In addressing climate change. No, umpisahan na natin, Gina, marami tayo kasi mga katanungan. Commissioner, ito pong usapang climate change at proteksyon sa kapaligiran ay matagal nang pinag-uusapan ng mundo.
nararamdaman natin ang epekto ng climate change sa ating buhay at tinututukan ito ng mga leader ng mga bansa sa buong mundo. Ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? Ayun ko lang kung naramdaman nyo kanina umaga, pagkising ko, ang lamig po, no? So, very nice, oo. The weather is has affected the whole world, no? Talagang may drastic change yan. Napapansin niya lahat ng mga scientists na for the past decade, talagang global warming is real. You know, we cannot deny it. It's here. And it's really that most of the countries are really doing something or trying to do something to mitigate climate change. Dahil sabi nga nila eh, etong ating bukas ay hindi po atin yan para sa anak natin. Hinihiram lang po natin yan sa anak natin. So we have to protect the environment for the next generation. That's what you call sustainable development. So yan po ang talagang focus ng buong mundo and also the Philippines. That's why we have the Sustainable Development Goals, the SDG, that we are really implementing right now. Marami po yung plano and us at the National Solid Waste Management Commission, we are also in the forefront in helping the government and the country to mitigate the carbon footprint to lessen, you know, global warming. Mm-mm. Yan po, marami po tayong initiatives na ginagawa po. Mm-mm. At syempre, kailangan po natin tulong nyo as the private sector. No, every individual has to contribute. Tama po. I agree with you, Commissioner. Para po siguro sa ating mga nakikinig, ano, kasi palagi nating sinasabi yung carbon footprints. Kailangan ito ay mabawasan. Ano ba ang ibig sabihin ng carbon footprints para ho sa ating mga nanonood, no? Okay. The one that causes global warming actually is the carbon dioxide that is produced or emitted here in our surface, no, in the ground. It goes up because hot air goes up. Mm-hmm. Yan po ang science. Hot air goes up. That's why there's global warming, because of the production of carbon dioxide. Now, how to reduce carbon dioxide? First, we are using fossil fuel, which is carbon-based. Mm. When we burn that, we're releasing the carbon dioxide. Carbon monoxide, all of the different types of carbon are emitted to the atmosphere. Yeah. And then it contributes to global warming. Now, the carbon footprint is an index, or there's a computation on the amount of carbon emitted, and they give it a point or a unit, how much carbon that you're emitting. Now, what industries are doing is to compute the carbon emissions and try to lessen it, you know, 10% now, 20% next year, until they really go down their carbon footprint. Mm-hmm. There are mm-hmm. industries that are really very really pushing for a very, very low carbon footprint using solar energy, you know, recycling, recyclable water, recyclable packaging, things that helps, you know, not use fossil fuel for carbon emissions. So, ang ibig sabihin po pala niyan, kapag ka tayo ay merong mga human activities, no, lahat halos ng ginagawa natin na gumagamit tayo ng fossil fuel, ang tawag natin dyan, ano po, ito ho ay nag-iiwan ng carbon footprints. No? Opo. At ito ay minimeasure. Binibilang merong units na equivalent. No? At sana meron tayong magawa para ang units na yan ay bumaba. Yung industry po gumagawa ng paraan, ano, para ma-address yan. Kasi yung mga leaders natin, meron na nga tayong mga batas para mabawasan ang ating carbon footprints. Pero kailangan talaga buong komunidad eh, ano po. Hindi lang yung pamahalaan, hindi lang yung gumagawa ng batas. Tama po ba, Commissioner? Yes. Last year, I was in Thailand. Meron pong exposition there. I was one of the guests.
And one of the speakers there was the CEO of DHL. Mm-hmm. And, you know, trucking, logistics, they use a lot of trucks. Of course, they use a lot of fuel. Now, they're one of their initiatives to lower down carbon footprint is the use of electric vehicles. That alone cuts down a lot of their carbon footprint. So it's an initiative. Maybe mahal po siya, mas mahal po yung electric vehicle, but that is their CSR, their community service responsibility to the world, to the environment, to reduce the emissions brought about by the fossil fuel. Ang galing po ng initiative na yan, ano? Tama ba? For example, yeah. Oh. Tama ba, Sir Jean? Correct. Ako, mga innovative ways, no? Of addressing the issue of mga carbon footprints, no? Kaya nga ngayon, Ma'am Evelyn, ang dami ng ano, 'di ba? Kaya nga may mga hybrid cars, may mga electric vehicles na, and ang daming efforts na rin naman, 'di ba? May mga solar. Kaya nga ngayon sa mga buildings and houses, meron ng solar panels, 'di ba? Para hindi na magpo-produce ng carbon footprints whenever they use or they produce, 'di ba? Electricity. Kasi syempre, sana Doc Jean, nakakaano tayo diyan, nakaka-score din tayo, commissioner, kahit papaano, no? Kapag in our own little ways, kasi kahit na maliliit na paraan lang, nakakapag dagdag din tayo, nakakapag-contribute din tayo sa pag-mitigate ng climate change. Kaya nga sabi ko kanina, personal and local, national. Kasi pag sinabi natin na dapat may national effort, minsan di nararamdaman ng iba. Nakasali pala siya dun sa national effort. Hindi ba? Tama po ba yun? Tama po. Even big industries in the energy sector, the big players, Ayala, Aboitiz, Meralco, they are now into solar farms. Malaki lang po sila ng solar farms. Even there was a bidding recently to have a solar farm, floating solar farm in Laguna de Bay. Wow. So, really, so that is one way of steering away from using, you know, diesel in the power plants and things like that. So, yeah, that's true. We're really heavily investing on those. Yeah. Pero alam mo, Ma'am Evelyn, no? Investing talaga, no? Sir Jean. Di ba, Ma'am Evelyn, hindi lang naman siya government effort, no? It should be also coming from our end. Mm-hmm. Diba, yung pagtitipid natin sa bahay, yung mga konting changes natin, that will bring a lot, no? Imagine mo, 100 million Filipinos. So, if each and one of us would be doing small little things, no? That would create a bigger and better environment. Not just for us, no? But for the future. Nung ating mga, sabi nga ni Commissioner kanina, no? We are borrowing time from our kids and dun sa mga mas bata sa atin, no? So it's up to us to maintain that level. Na para pagdating ng panahon na yon, no, they will be enjoying the same things that we are enjoying as well right now, 'di ba? Totoo 'yan. Sana nga, no. Kasi actually ngayon din na natin na-enjoy yung mga dating na enjoy nung ating nung panahon namin, no. Kasi sa ating tatlo, ako yata yung pinakamatanda. Ah, hindi pero, naman, ma'am. Hindi, ma'am. Pero alam mo ba, nung panahon namin, wow. Pag pumapanika sa Baguio noong araw, nandoon ka pa lang sa Cannon Road o nandoon pa lang, paakyat ka pa lang, naaamoy mo na yung pines. Ang sarap-sarap na nung amoy ng ngayon, di na yan ganyan. No? Parte rin ito ng mga pagbabago ng ating kapaligiran. Diba? Ay, Sir Jean, alam ko, marami kang question kay ano, ha? Commissioner. Sige, Of course, alam mo. Yun nga, no? Yung hindi lang naman siya about fuels, eh. Maraming contributing factors bakit nga ba nagkakaroon ng ano, no, climate change, no? At isa dyan, Commissioner, for sure agree ka dito, yung ating waste, basura, yung basura natin, alam naman natin ang daming dinidispose, lalo na ngayon ito, no, kaka Christmas season lang, kaka New Year's ano lang, celebration lang, ibig sabihin ang dami na naman nating kinain, ang dami nating niregalo, ang dami nating binalot. Lahat yan, nagiging wastage ngayon. At ang malaking bahagi dyan, plastic. Hello, yung literal na plastic, hindi po yung plastic na tao. yung plastic na ginagamit natin sa mga groceries, yung mga packaging na yan. And
Siguro it would be best, no? Commissioner, ano nga ba yung masasabi mo dito, no? Bakit nga ba nakaka-apekto ang plastic? And ano yung contribution natin bilang mga tao? Lalo na sa manner ng paggamit natin. Kasi alam mo naman, di ba, single-use plastic. Yeah. Pagkabalot mo, farewell na. Yeah. Buti pa nga po yung plastic na pambalot, pwede po ma-recycle. Pero yung plastic na tao, hindi ko po alam kung ma-recycle. Biodegradable yun, ma'am. Sir, nililibing na yun. Speaking about yung waste natin, how it affects? For the layman, other normal people, no? Yung basura, paano nakaka-affect ng climate change? Mm-hmm. Ang basura po, kung marami po dyan organic na waste, nagde-degrade po yan, nabubulok po yan, and it emits gases. Opo, kaya nga meron po tayong mga biogas farms coming from the solid waste management areas . Biofuel tinatawag doon, they extract the methane. Yung mga dumi po na mga hayop, ganun din po. May mga bansa po na sobrang daming hayop, problema po nila yung dumi po ng hayop. Mm-hmm. Oh yes. Duro po mapipigilan, dudumi po sila. And that is a source of carbon emissions. Climate change. Ganun po yan. Now, para po naman sa plastic, yes, actually, ang problema po, nakikita po natin yan, especially sa mga ilog natin, mga creeks natin, kasi yan po yung mga lumulutang. Diba? Yan po ang una natin nakikita. Although, hindi natin nakikita yung ilalim. Misas, alam nyo, pag gilinis po ang MMDA at ang EMB, minsan nga, may makukuha pa kayo sofa. Mm-hmm. But, yeah, matres ng kama, ang dami pong basura po sa ilalim ng mga ilog natin. Oh. Pero although nakikita natin talaga syempre, yung unang-una, isang plastic na nakalutang. Now, kaya po, kung di ako nagkakamali, ang unang-una po nag-ban ng plastic kay Santa Rosa po yata, way long ago. Bugso po yan ng isang malaking baha na nangyari. And doon po nila sinimulan yung banning of plastic. Medyo matagal na po yun hanggang nag-evolve na nagkaroon na ng maraming study. After nun, sabi nila, sige mag-biodegradable plastic tayo o mag-oxy-biodegradable plastic tayo. Ang dami pong developments na ginagawa sa plastic para po matutunaw na lang siya sa kalsada, matutunaw siya sa pero hindi pa rin po ganun kabilis matunaw yung plastic. Gumamit po ng kasaba. Ang problema po ng kasaba-based plastic ay kahit hindi mo po ginagamit, masisira po siya. Kahit po nakastore siya. Opo, kasi mag-degrade po siya o kakainin siya ng mga insekto kasi kasaba-based po siya . So, yan po ang problema. So, pero marami pong bills kaya nakasalan sa Congress about banning of the single-use plastic. Ano po yung tinatawag natin single-use plastic? Ito po yung mga sandbags, yung ginagamit natin mga maliliit na sandwich bags, ginagamit po sa palengke, yan po yung mga single-use na pagkatapos mong gamitin, yan na po yung tinatapon. Hindi mo na po pwedeng magamit kasi contaminated na. At ang problema po sa single-use ay ang recyclability po niya. Ang hirap po niyang i-recycle kasi po misa madumi na siya, manipis siya at wala po siya masyadong halaga. Hindi po katulad ng ibang plastic, like plastic bottles, may halaga po siya. Uh-huh. Single-use plastics, wala po siyang halaga. Hindi po siya kinukuha sa mga junk shops. Hindi po siya tinatanggap. Yan po ang nagiging problema sa single-use plastic. So, ano pong gusto nilang gawin? Iba na lang natin. Yun ang solusyon ng gobyerno. Pero siyempre, sa industry po, may tatamaan. Mga manufacturers, the industry. So, we have to come into terms na we have to do something. So, we have to educate the people na huwag na basta-basta magtatapon. We have to segregate. Pero kasi kung na-segregate naman natin siya ng tama, we can dispose it properly as well. Huwag lang po natin itatapon. Hindi naman po siya masama . Ang importante lang i-segregate natin as part and law of the RE9003. Segregate natin yung waste natin properly. Kasi may mga codes naman po yan, para ma-dispose po rin siya properly. Yan po yung concern niya sa single-use plastic bags. Oh.
Eh, kadamihan ho ng single use, di ba, Sir Jean? Karamihan ng single use. Yan ay mga maliliit. Lalagyan ng shampoo, mga candy wrapper. Binalot sa mga sigarilyo. Hmm. Yung mga wrappers na gano'n, mga candy. Yes, yun, mga chichiria. Wala nang nalaga. Oo, tama. Yun yung talagang maraming marami sila. So ito ay hindi binibili yan eh. Ay, ang ano po, yan po yung sinasabi nyo is yung ating mga sachets. Oo, yes. Iba pa po ang tao, iba pa po yung sachets na problema. Malaki din po ang problema, no? Kasi hindi po siya mahiwalay-hiwalay. Nakadikit po yung plastic natin, sa foil natin. Sa yung foil. Correct. So, recyclability of this is very, very difficult. Paano mo siya paghihiwalay-hiwalayin? So, sagot pa rin po dyan. May project po before ang Unilever. Alam niyo po ba dati, punta po kayo sa Cebuana, bawat sachet may katumbas na load. Para lang ikaw po, itatago mo yung sachet mo para may halaga. So may tie-up po sila with Globe before. Pupunta po kayo, bigay niyo po, may 5 pisong load po kayo. May halaga na po. So ako, hindi ko natatapon po. Kung ako po yung nakatira sa, marami po niyan yung mga nasa, mga natin, mga settlers natin sa mga outskirts dyan, malapit sa mga ilog natin. Ibig sabihin, tapo nila, ipunin nila, dadaling nila, kapalit po load. It's a very, very good program of Unilever before. It really, they were able to collect millions of wrappers by Filipinos who brings it to the stores of Cebuana. Hindi po sila nang umuli. Yeah, it's a good project. Wala na ba yun ngayon? I'm not sure if they're still doing it. But it was a good, very good project of Unilever before. Parang nawala na ata yun, ma'am. Eh. Parang hindi meron po ngayon, may project po. I think pati si Attorney Dwight, they have a project of pera sa basura. Yes, meron. Nag-evolve na po eh. Kaya importado namin yun. Yes, nag-evolve na po siya. So hindi lang po yung wrapper, there are a lot of other items that you go to the store with partner stores of the pera sa basura concept. And they change it for cash. Yeah. Ah, depende po sa weight. Kaya, oh, points. Alam ko kasi change it for, ano, parang every time you bring it to their, ano, cash. Outlet nila. Yeah. Sa kanilang where they receive it, meron kang points. Opo, may points dami, po. Dami-dami kong dinadala doon, talagang nagsisegregate ako. O minsan, tinatanong talaga ako, eh, bakit ba iniipon mo yung mga basura? Ang dami, no? Yung mga pet bottles, yung mga wrappers, ang dami niyan eh. Makakaipon ka talaga ng napakadami. Ako, I'm very interested, no? Ito hindi masyado itong napapansin, Sir Jean, ang ating mga kasama, no? Sa komunidad. Kasi, may connection kung ano yung kinakain ng tao dun sa ini-emit na ano carbon dioxide, na methane, no? Eh, halimbawa, if we are consuming animals, ng mga hogs, mga beef, mga chicken, lahat sila, meron silang waste. Correct. The more we consume beef, the more cows, the more carabaos, no? Are being produced or are being anong tawag niyan, nire-raise ng mga farmers. Gaya nga yung sinabi kanina ni Commissioner, mas marami tayong hayop, mas maraming methane. And then, hindi natin napapansin yun eh. Kasi talagang marami sa atin, gusto nating kumain ng mga beef, chicken, pork, yan. Kaya talagang ang laki ng contribution natin sa methane, di ba? Opo. Correct. Oh, okay. Eh, alam mo ang problem pa diyan eh. Why do you think no, Ma'am Evelyn no, Commissioner no? Alam mo 'yun, may mga events naman na pwede namang hindi sila gumamit ng plastic or they are very conscious naman no. They're very aware of what's happening naman. However, nangyayari talaga is napapabayaan. Ayaw nila i-segregate yung basura nila because it will be more convenient kung sama-sama, tatapon lang nila, kokolekta hindi naman yan ng ating mga garbage collectors and everything, no? Pero for us, no, siguro a little effort, di ba? Conscious effort to at least segregate, no? To recycle would go a long way. Totoo yan.
Ako, I really like to do that. Mm-hmm. Pero, Sir Jean, alam ko merong ano eh, may PowerPoint na ipapakita si Commissioner eh. And because that could also help our viewers to understand even more our situation. Oh, okay na ba, Commissioner? Can you show it to us? Well, yung ipapakita ko pong presentation, it's a primer lang po ito no, na there's a new law that was established last year, the RA 11898, which is the what we call the expanded producer's responsibility. Mm-hmm. Ang ibig pong sabihin nito, yung gumagawa po ng packaging material, binigay po sa kanya ng gobyerno ang sa kanya na po dapat manggaling ang pag-recover po ng produkto. Yung responsibility to get back the plastics or the packaging that they sell, sila po may responsibility to get it back. Responsibility nila yun. So actually, sabi nga ng mga industry, it's an added cost to them. But first of all, syempre kumita naman po sila doon. Mm-hmm. Diba? So, babawasan lang ng konti yung kita. At saka, it helps, you know, to make these industries be more imaginative or they explore different ways how to pack things. O, nabibigatan kayo sa regulation ng gobyerno, then do something different para hindi kayo mabigatan, which is improve your packaging. So I'll share with you about this challenge na ayan. Okay, good afternoon again. I'd like to share with you a short presentation on the extended producer's responsibility by the private sector and the challenges and opportunities that comes with it. So, first of all, as a chemical engineer from the University of Santo Tomas, no, you know that the Institution of Chemical Engineers have voted plastic as the sixth most important chemically engineered inventions and solutions in the modern era. Kaya sometimes it's very hard to think, no? How can we live without plastic? But you know, they come with a problem. Ganito po nangyayari afterwards. Di ba po, pag pumunta kayo sa Boracay, minsan sa umaga, nagdilinis po yung mga tao. Ano po ang kinukuha nila? Mga plastic bottles, mga sachets, mga things like that. Pambalot po ng mga chichirya natin na kinain. Kaya ang biggest trend ng manufacturing industry right now is how to make their packaging green. Being green is what we call environmentally friendly. Now, here are commitments of the big brands that we know of. You know that Nestle, by 2025, all of these companies, by 2025, they want their packaging materials to be 100% recyclable or reusable. This is a very, very tall order by the by these multinational companies. 2 years from now, next year is 2025. Imagine all their packaging materials recyclable na and reusable. So it means hindi na po mapupunta sa landfills ang kanilang packaging material because they have to recycle it and reuse it. Same as with Unilever, PepsiCo, Danone. These are the big multinational companies. Mm-mm. And last year, when we implemented the EPR law, sadly, DNR says that only 17% has complied with the laws on plastic. Napakababa. Out of the 4,000 estimated large enterprises, only 700 enterprises submitted their plans on the extended producer's responsibility. So we still have 3,000 plus companies to enroll to be obligated to retrieve their waste. And bakit napakahirap po i-enforce ang law? No? This was the law was passed
2023 actually naging effective. Became law 2022, but the IRR was released 2023. So, ang gusto po namang nangyari nito is to eliminate unnecessary packaging of products to develop more environmentally friendly recyclable packaging design and to recover the plastic packaging from the trash in order to reuse them or recycle them back. Ngayon po, we have around 2,000 plus tons, 2,150,000 tons of annual plastic consumption. Napakadami po. Commissioner, yung plastic po, napakagaang, di ba? Opo. Yung mga packaging na yan. So which means, napakadami talaga niyan if we are having 2,150,000 tons, no? Yes, and ang problema po niyan, if you can see, 35% are leaked into the open environment. Oo. Napakalaki po, natatapon. Mm-hmm. At yung 2% lang po nare-recover as RDF is the refuse-derived fuel, ginagamit po sa mga cement plants, additional fuel, napakaliit. So, 5% lang, ano? You know, and yung nare-recycle natin, nasa 9% lang. So, we have to increase the recyclables and yung leak to the open environment, kailangan maitaas po natin sa recycle po yan. Yan pong 35% na leak to the open environment. Ibig sabihin yan, yung open environment, kasama ho doon yung napupunta sa dagat, sa ilog. Yes, yan po ba? Yes po. Mga open dam sites din. Mga natatapon po sa mga bangkera. Oo, that's true. Opo. Yan din ang bumabalik sa atin kapag ka may flood. Paha. Oo. And ito po, bakit po tayo nag-EPR? Bakit po ginawa yung batas? Kasi po, limited po yung separation and recycling activities ng gobyerno. Especially from the source. Alam nyo po, kahit na meron po tayong segregation, nasusunod po ba? Yung basurahan, yung basurero po pag dumaan yung truck, pinipili ba niya kung kukunin lang niya yung plastic lang or organic lang or yung mga recyclable? Parang hindi naman lahat po, di ba? Parang kukunin pa rin niya. Di ba? Sa amin, ano eh, ako nakasegregate, pero paano yung iba? Pero tatanggapin pa rin niya. Kukunin pa rin niya. So, yan po yung nagiging problema. Hindi naman, kahit mag-segregate ka sa bahay, kung yung nagpipick up naman, hindi naman sinesegregate. Ano po ang use po ng segregation? No use. Kaya po, ang napupunta po lahat, even the high recyclables, napupunta po sa dump sites. So, yan, despite the large volume of high-value recyclable plastics, katulad po ng mga PET bottles po ng tubig, ng bottles ng soft drinks na plastic, bottles sa mantika na plastic, nabibili po yan, maganda po yung value po niyan. Kasi alam minsan, pag natatapon po indiscriminately, sayang po, importante na nahihiwalay po natin yan. So, yan. Also, there's a high volume of low-value plastics, which ito po yung sinasabi ko po kanina, yung sachets, yung mga single-use plastics, which requires a lot of time and effort to collect, just to be bought by junk shops at very cheap price. And recycling sachets also require new equipment for processing. Kasi po nga, dikit-dikit po siya, mahirap po siyang ma-recycle. Wala pa rin, ano, no? Wala pa rin machine na nagsiseparate noong foil sa plastic. Wala pa po. Ang ginagawa po ngayon nila, ini-shred po nila at ginagawa na lang pong filling sa mga paggawa po ng semento, paggawa ng hollow blocks, ganun pong ginagawa nila ngayon. Sineshred po nila. Pero may pollution pa rin yun, no? Commissioner, pag shred yun. Meron pa din. So, but at least wala po siya sa open dump sites. Ang ginagawa nila, they're having secondary use for the packaging. Now, yung challenges, marami pong challenges ang EPR, especially compliance. At ang reklamo po ng mga industry, wala pong clear guidelines, mechanisms, especially on the reduction and recovery programs ng gobyerno. Nakukulangan po sila sa information and education campaign ng gobyerno. Ayaw po ba nakakarinig po kayo ng campaigns? Parang unless wala ka sa industry,
Unless sa industry ka, marinig mo. Pero pag wala po, normal na tao, hindi mo po malalaman to eh. So, hindi nga po namin alam eh. Oh, kulang po alam. Sir Jean, alam mo ba? Aware naman tayo dyan. Yun nga lang, ang mahirap lang kasi, yung accessibility. Yeah. Okay. Pero yung mga effort ng industry, mukha ako hindi ko alam yun eh. Na, iba. Ano. Pero yung mga ibang bagay, no, yung mga recycling, alam natin. Mm-hmm. Oo. Yung mga, ito po, yung mga accreditation ng West Divert, Diverter, syempre kukuha ka po ng permit sa DNR, minsan nahihirapan po sila. Yung auditing process ng accreditation ng law, medyo tedious din po. Magabayad ka po. Magabayad ka. Mm-hmm. And syempre, kailangan po ng certificate of verification sa mga dinadivert na waste. Yan po yung mga problema po ng industry. And secondly, is the strict implementation of compliance timelines. Imagine po, last year lang po in-implement ito. Pero last year, sabi ng government, 20% kailangan i-reduce mo. 70% kailangan mong ma-recover. If you manufacture and sold 100 tons of waste, of plastic, let's say, you have to recover 20 tons of plastic last year. Otherwise, may pa-penalty ka. Paano na may measure yun? Yan po yung sinasabi ko kanina, yung audit process. Kailangan po, lahat po na nag-register sa EPR program, inonote nila sa production schedule nila lahat ng mga binibili nilang raw materials with regards to plastic. And pag kumuha sila ng magre-recover ng plastic nila, titimbangin din po yun at i-verify po yung weight nun and things like that, i-audit. Kailangan maging 20% ng yung production nila. Nagagawa ba yan? Yan po malalaman natin pag nag-convene po uli kami ang commission. this parang napakababa po. Kaya po yan po nahirapan. And this year, 40%. Hanggang umabot po ng 80% by 2028. Napaka, very tall order. Yan po yung nasa batas. Kasi lang, wala tayo magagawa. Talaga, no? Talagang kailangan compliant sila. Pero may, okay. Pero, Commissioner, sinabi mo na sa 2024, 40% ng pinreduce mong plastic dapat ma-recover mo. And then, syempre ang assumption yan, yung 60% hindi mo na-recover, nasa open environment siya. Pwede pong, ganun po mangyari nun. Kaya gusto po ng gobyerno, by 2028, halos 80% na ma-recover natin, konti na lang mapupuna sa dump sites. Pero so, hindi pa dyan kasama yun. Tayo dyan ha, Sir Jean ha? Ay, oo po. Kasama ba dyan, Commissioner? Commissioner, kasama ba dyan yung junk shop? O yung industry lang mismo? Kasi syempre, di ba, pet bottles. We opt to do junk shop. Yung junk shop po, dapat accredited po siya nung part ng EPR program. Mm. Kasi yun po ang magsasabi kung ilan tong plastic na pinroduce nitong itong kumpanyang to. Uh-uh. Diba? Uh-huh. System. National po yan. Uh-uh. National po, buong Pilipinas po yan. So, ang ginagawa po ng malaking kumpanya, nakaregister sa EPR, kumukuha sila ng mga companies who does the recovery for them. And later, makikita nyo po yung mga opportunities. Ito kasi challenges pa lang to pinag-uusapan po natin. Mm-mm. Nako. Oh. Ano ito? Yeah, the limited infrastructure for waste diversion. Especially on rigid materials. Yan po yung isa pa mga kasi medyo mahal po yung equipments. So, kulang pa rin po tayo ng infrastructure. Sana po makapag-invest yung mga lalaking kumpanya or newer technologies no that can help us convert this rigid materials. Oh. Commissioner, ano ibig sabihin ng rigid materials? Marami po tayong packaging materials na high density polyethylene, mga HDPEs. Mga pails na gawa sa plastic. Uh-oh. High density po 'yan. Rigid material. Rigid is hard, no. So kailangan mo talaga ng process. You have crushers, you have things like shredders. So, ito po 'yon.
Something like that. Yes po. Ah, okay. Mm. And yung cost implications, napakalaki. Recovery and recovery programs, malaki po ang cost. Ito po yung plastic waste credit acquisition. Pag pinikap na ng mga companies na kinuha ng mga manufacturers to get to recover their waste, may mga credit po yan. Mm-mm. And ang mahirap din po yung mag-audit. Mm-hmm. Kasi mahirap, yan po ang pinakamahirap yung mag-audit. Pero government ang gagawa yung auditing. Yes, the DNR. Puro local government. DNR po ang task to do it. The Environmental Management Bureau. Mm-mm. Good luck. Good luck kay DNR talaga. Madami-dami yan. And of course, yung ating lack of awareness, especially hanggang sa barangay level. Oo. And of course, pag meron tayong pag meron tayong challenges, meron din naman pong opportunity. Mm-hmm. So, anong opportunity dito is having a circular economy. Yan po yung nag-recycle po tayo, no? So, dapat yung ating produktong ginagawa, merong second life, wag lang cradle to grave. Wag lang yung pinanganak, itatapo natin para ilibing. We do the recycling. So, there's a circular economy. Pwedeng ibenta uli, i-reproduce uli, gawing ibang produkto, pabalik uli, ikot ang ikot. Mm-mm. Job creation. So, we create jobs for waste pickers. Marami po tayong mga MRF na nagkokolekta para sa mga barangay. Sinesegregate na po nila yan. At syempre, ibibenta po eventually. Another opportunity is to put up recycling facilities. Dumadami na rin po. Nagpuputap ang recycling facilities at bibilin po nila yung mga produktong, mga waste material at gagawin po nilang ibang produkto. Yan, gagawin po nilang tiles afterwards o ibang product. Yung isa nasa right side sa taas, parang skateboard po siya, no? Ginawa po niya skateboard. Ganda. Ito po, ginawa po niyang lamesa at upuan yung mga shredded plastics. Paano po yun, Commissioner? Eh di kailangan meron siyang pinagkukunan na nag-produce ng ganitong klaseng plastic. Di po ba? Halo-halo kailangan po ma-segregate po sa type ng plastic. Oo. May klase-klase din yung plastic eh, di ba? Yung sabi niyo, hard material and rigid material. Rigid. Saka yung soft. Ma-segregate siya sa tamang classification para po pwede gamitin daw sa machine na nagagawa ng mga ganito, no? I-extrude na siya, tutunawin, natang sa extrusion, at pwedeng gamitin sa iba't ibang produkto. Eh, saan mo naman nandun yung mga ano na yan? Yung meron mga sectors na pwedeng pagdalhan. Meron po dito, meron po tayong mga accredited na gumagawa po. Ah, yan. So, although, syempre, konti pa lang sila at mas marami po yung basura. Oo nga eh. Ako, very interesting ito ha, Commissioner. Oto, medyo kumukunti na ang oras natin, Sir Jean, ano? Marami tayong natututunan dito, eh, ano? Kaya po, ginagawa din pong hollow blocks yung mga waste. And plastic bottles, ginagawa pong broom. Oo nga, yan pala yun. Uso yan ngayon. And syempre, bigyan natin ng fiscal incentive yung mga tao, yung mga kumpanyang gumagawa ng tama para sa batas. Mm-mm. Mga tax incentives, yan po pwede bigyan ng gobyerno. Mm-mm. And also, it also gives us the chance to have new designs para ma-minimize natin ang use of plastic by having a good and new product packaging design. Mm-mm. Ganyan po, yan na po yung aking presentation about the EPR law. At ayan, very informative, Sir Jean. Correct. Ano? Kahit correct. Na talagang, Diyos ko, isang oras lang kasi ito, pwede sanang habaan, Sir Jean. Kaya nga. Kaya siguro, for the, for Commissioner, siguro, that's the bigger scale, no? What will be your tip, no? Sa atin, sa mga regular citizen, yung mga nasa tao, nasa bahay, nasa school, nasa office, no? What can we do, no? Everyone, as Filipinos, for us, na para mapigilan yung climate change, no? Kumbaga, andyan na siya. Pero wag naman umabot sa point na ito na yung end. There would always be hope. So ano ba yung pwede natin gawin as simple citizens, no? Para lang hindi
mag-aggravate yung ating situation. Okay. Actually, ngayong month po, we are celebrating the EMB, Environmental Management Bureau, is celebrating a Zero Waste Month. It's actually the environmental month sa mm-hmm. Pilipinas ngayon, and the whole month is zero waste. Ang calculation po ng DNR, an individual is creating about 0.5 to 0.7 kilograms of waste per day. Mm-hmm. Half a kilo tayo, bawat tao. And 100 million people. Yes. Oh, how can you contribute and minimize the waste you generate per day? Personally, diba? Eh, ang average po is 500 grams. So, I'll try to minimize my waste personally. Oh, that's my first contribution. Next, very easy is to segregate, really. Alam naman po natin yung mga papwede nating mabenta at papwede. Alam niyo po, pag nag-grocery kami, di ba, wala na pong plastic bag, so yung paper bag, kahit tinatabi ko po yan. Minsan, dinodoble po ko nila kasi minsan para hindi mo masira, mabigat kasi yung grocery, iwalayin ko po yan. Tutupi ko po yan kasi pwede pong gamitin uli yan. Huwag na po natin muna itatapon. May second life pa po yan. Pwede po yan liner sa basurahan natin or pwede po natin magamit sa ibang bagay. Those little things, magagawa po natin yan. So, also yung pumupunta po ngayon sa market, yung iba nagadala na po sarili nilang bayong. Marami na rin pong gumagawa niya kasi may mga bayan po na bawal na po ang plastic. Hindi na po sila may mga local resolutions po, may mga local laws eh, ang mga sanggunian nila. So, bawal na po. May araw. Misa merong araw na po pwede meron silang Thursday, no plastic day. Ang buong bayan, wala pong plastic. So, ganun po yung ginagawa ngayon. In those little ways, we can help. We can mitigate, you know. And be mindful on the things that we use, the things that we throw, and we save, you know, those things na talagang ano, hindi naman natin kailangan i-dispose o itapon. Yeah. So talagang maraming salamat doon sa inyong mga insights na binigay sa amin, Commissioner, no? Marami kaming natutunan this afternoon. At talaga namang, Sir Jean, talagang ngayon, ano, tayong dalawa, mag-umpisa sa atin. Ano, ako pinagginagawa ko na yan eh. Pag-iibayuhin pa natin yung pagsisegregate. Tama ba? Ay, pag-compost. Oh, diba? No-brainer. Diba? No-brainer so, yan. Magko-contribute kami sa para yung mga single-use plastic ay maiwasan at saka ma-segregate siya. Ano po, Commissioner, ang inyong final words sa ating mga viewers? Yeah. Para sa inyo muna, ma'am, no? Para sa USTAAI. Maybe pag dumalaw ko sa sunod dyan, I'll try to talk with the leadership ng USTAAI and probably do something sa ating university. I'm not sure about the solid waste disposal of USTAAI o yung mga guidelines. Maybe it's one thing that I can see and help. Or let's the alumni, let's do something. Maganda po yan. Opo, para maging aware po ang mga estudyante. Kasi the best thing talaga, alam niyo po, sa mga bata pa lang, natuturo na po sana. Mm-mm. Kasi customary po yun na tayo minsan, nasani po tayo, throw away economy tayo eh. Pero kung yung mga bata pa lang natuturo tayong magtabi, tama yung pag-segregate, makakalakihan po natin. Yeah, that's so, true. Ayun po, naging custom po natin kasi tayo po, tapon tayo ng tapon. Yun po ang problema ng nung Pilipino. Diba? So, I was part of that before, diba? Until I really have to be mindful on the things that we do. Mm-hmm. So, thank you so much, Commissioner. Pasalamatan na natin, Jean, no? Si Commissioner. Mm-hmm. Jean? Thank you, Commissioner, for this wonderful wonderful talk. No, we really learned a lot, no? And I hope tama ka, Commissioner. Kapag pumunta ka sa UST, puntahan mo lang kami sa USTAAI and we will do something about that. Kasi Thomasian community is a big community, so it means we can give a bigger contribution doon sa ating society. Ayan. Maraming salamat, Commissioner Joseph. Thank you so much, Commissioner. Yes. And thank you so much for sharing with us some ideas, some information. Mm-hmm. This is a very
you know, very informative afternoon. And really, we hope that there will be more and more people who would like to contribute to mitigating climate change. Okay. Ayan. Maraming salamat. Yep, maraming salamat, Commissioner Joseph. No, maraming salamat, Ma'am Evelyn, for joining this afternoon. And syempre, no, before we end yung ating Bridges episode 139, first episode of 2024, diba? We just like want to congratulate, of course, no, the USTAAI alumni community for their very successful first golf tournament. Kalaya mo na golf kayo kahapon, no? Sa... Yes, kaya pagod kami, ha? Sa Mexico, Pampanga. Kaya pala puyat-puyat na naman po sila, no? Okay. Congratulations po sa lahat ng mga winners. And of course, we would like to thank all our alumni, students, and friends who have faithfully watched, shared, and liked our Bridges episodes. We share with you all the blessings that Bridges gives, no? And of course, no, wag kalimutan, like and share doon sa ating UST Thomasian Community YouTube channel. And of course, wag kalimutan mag-like and follow sa ating Facebook page. Nandun po lahat ng mga past episodes of Bridges. And para ma-refresh kayo, no, ano nga ba yung mga nangyayari sa Thomasian Community? And of course, no, maraming salamat for joining us today. And syempre, ito lang yung first episode ng 2024. Ibig sabihin, Ma'am Evelyn, meron next week. At about environment again. Correct, correct. Ayan. So with that, maraming salamat. So Ma'am Evelyn, sabay-sabay tayo dito, no? Remember, here at Bridges. Here at Bridges, we build Bridges of Faith, Bridges of Hope, of Hope and Bridges of Love. Enjoy the rest of the evening. Rest of the evening. God bless. Mabuhay.